Assalamualaikum. Ako si Henry Umagi Diaz. Ako naman si Jane Castaneda. At tin namin sa inyo ang pinakamainit na balita at serbisyo para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. 275 male OFWs pinatigil sa trabaho dahil iba ang nakasulat sa ikama. Siksikan sa isang gusali na walang tubig at hirap sa pagkain. OFW fans natuwa sa panalo ni Pacquiao laban kay Rios, pero nadismaya sa pag-freeze ng BIR sa pagkakaw si Pacman. Red Cross at Red Crescent sa Jeddah, nagpa-benefit concert para sa mga nabagyo at nalindol. OFW sa pinakamalaking pabrika ng simento sa Oman, katuwang sa pag-asenso ng kumpanya. At higit na 20 artist sumali sa Benefit Art Exhibit sa Kuwait para sa rehabilitasyon ng Zamboanga. Mahigit na 270 na male OFWs ang nagsisiksikan ngayon sa isang bagong-bagong gusali ng kanilang sponsor sa Riyadh. Pinatigil sila sa trabaho dahil iba ang nakasulat sa kanilang ikama. May balitang medali si Roland Blanco. Sa bagong gusaling ito, 40 kilometro mula city center ng Riyadh, nakatira ang 275 na lalaking OFW. Bawat kwarto ng gusali, siksikan silang natutulog at doon na rin nagluluto. Ang iba sa labas ng gusali gumawa ng kalan. Dito na ho kami nagluluto, sir. Dito na ho kami nagluluto. Wala nga kami paglutuan. Ito, nag-ano kami ng kahoy. Yan po. Tapos wala nga kami tubig, sir. Dito po kami kumukuha sa ano. Dito kami nag-iigib dyan sa ulan, tubig ng ulan. Kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang diskarte sa pagkain at pagluluto. Ang grupong ito nagpatak-patak sa LPG at palibhasa walang tubig, disposable na ang mga plato at kutsarang gamit nila. Walang tubig na pumapatak sa mga banyo. Ang problema dito ay pagkain, tubig, dahil lahat ng tao dito nagkakasakit na. Wala kami, malayo pa sa tindahan, bilihan, wala kaming sahod. Pinatigil sila sa trabaho bago pa man mag-November 3. Nang matapos ang amnesty, natakot sila na pagdadamputin na rin ng otoridad tulad ng mga illegal foreign worker. Ang problema nila, iba ang trabaho nila sa nakasulat sa kanilang ikama. Kaya lang po kami, natatakot lang po talaga kami, kaya hindi ho kami pumapasok. Hindi ho kami sumusunod. Dahil ayaw nga ho namin mahuli. Delivery driver si Suwazo at karamihan sa mga kasamahan niya ay mga service crew sa isang kilalang fast food restaurant sa Saudi. Pero laborer ang nakatatak sa kanilang work permit. Tinutulungan sila ng Patnubay Advocacy Group sa mga pangangailangan at dapat gawin. Uuwi na kami mamaya, pero ang inaalala ko lang yung mga kasamahan naman dito na medyo matagal-tagal pa yung kontrata nila. Si Sidorifa at 50 pa sa kanyang mga kasamahan ay natuloy nang umuwi noong linggo. 2 linggo na lang kasi ang natitira para makumpleto nila ang 2 taong kontrata. Nakatutok na rin ang bagong pamunuan ng Philippine Overseas Labor Office sa pagresolba ng kaso ng mga naiwan. Ayon sa Patnubay, inaasahan na sa mga susunod mga araw o linggo, makakauwi na rin ang iba pa na may natitira pang 2 hanggang 3 buwan sa kanilang kontrata. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Ikinatuwa ng mga OFW ang muling pagbangon ni People's Champ Manny Pacquiao sa kanyang pagkakapanalo kay Brandon Rios sa International Welterweight Championship title. Pero nadismaya naman ang Pinoy fans sa pag-freeze ng BIR sa kanyang bank account. May balitang Middle East si Delphine Montenegro. Tuwang-tuwa ang mga OFW nang naitayong muli ni Manny Pacquiao ang bandila ng Pilipinas nang talunin niya ang Amerikanong si Brandon Bambam Rios sa International Welterweight Championship fight. Akala ko hindi tatagal din labing dalawang rounds. Eh. Gusto ko yung mga 4 or 3 lang. May bumilib din kay Rios. Rios naman, kaya lang matibay talaga si Rios. Yun lang napapansin ko. Talagang pakayaw ang kaya din first round bumagsak na pero hindi binilangan na referee kasi slip daw. Ganun pa man, proud ang mga kababayan kay Manny. Nagpakita lang na ang Pilipino kaya talagang bumangon kahit na yung mga pinagdaan. Para sa akin naman, maganda ang performance ni Pacquiao ngayon. Medyo mabilis, suntok ilang kaagad. Pero nadismaya ang mga OFW nang i-freeze ng BIR ang bank accounts ni Pacquiao.
Ayon sa BIR, hindi ni-report ng accountant ni Pacquiao ang kanyang income tax, yung milyon-milyong buwis na ibinayad niya sa US sa laban niya noong 2008 hanggang 2009. Dahil dito, sabi ni Manny, napilitan siyang mangutang para makapag-donate sa mga nasalanta ng Super Typhoon. Isa rin sa mga nasalanta ng kalamidad ang taga-Samar at founding chairman ng Laysanville Qatar chapter na si Jerry Makasa. Eh, sana maayos to. Kaya lang, may nakikita lang akong hindi maganda sa proseso. Na kung may mga kulang man si Manny, knowing him also as a public official, bakit hindi nalang ginawa ng BIR na makipag-coordinate sa US government? Government! Amo nyo kami! Kami po ang boss nyo! Kalimutan mo na, sandali natin. Hindi naman natin bigyan ng amnesty ang ganyang bagay eh. Hiling ng karamihan, huwag pahiyain ang pambansang kamao dahil siya ang nagbibigay ng kasiyahan sa mga Pilipino, lalo na sa mga taong nanonood ng laban niya sa Leyte. Nagbabalita sa Middle East, Delphine Montenegro, Doha, Qatar. Kanya-kanyang paraan po ang iba't ibang samahan sa Kuwait para makatulong na makabangong muli ang mga nasalanta ng superbagyong Yolanda sa Pilipinas. Yan po ang balitang Middle East ni Kathleen Pereira. Nagsagawa ng iba-ibang proyekto ang mga organisasyon dito sa Kuwait para makatulong sa mga biktima ng kalamidad sa Kabisayaan. Nagdaos ng kanilang fourth cultural fiesta ang Samhang Club Ilonggo in Kuwait bilang donation drive. Dito sa function hall, mayroon tayong donation box, no? Kung saan yung mga kababayan natin na nandito sa loob na gustong mag-donate much welcome po. Ang Samhang Filipino Badminton Association of Ahmadi o FBAA kasama ang Our Lady of Arabia Catholic Church nag-donate ng 50 kahon ng mga damit, canned goods, emergency kits, generator at iba pa. Nakalikom din sila ng 625 KD o 100,000 pesos na ipapadala nila sa Philippine Red Cross. Nag-photo walk ang Pinoy snappers at nakiipon sila ng 300 KD o 46,000 pesos na ipapadala naman nila sa Sagip Kapamilya Foundation. Ito po ay sigurado kaming makakarating kahit na kukunti lang ang malikom namin na pundo dito. Sa mga naapektuhan ng bagyong Yolanda, huwag po kayong susuko, never give up. Nagsindi naman ng kandila at nag-alay ng dasal ang Filipino Badminton Committee o FBC sa kanilang 39th at 40th Tournament Awarding Ceremony. Ang napanalunang premyo ay idodonate nila sa Caritas Manila. Kaya naman pinuri ng embahada ang ipinakita nilang pagmamalasakit. Their act is commendable, not only this association but the other Filipino organizations in Kuwait. Dalangin ng lahat ng Pinoy sa Kuwait na pagkatapos ng matinding unos at sa pag-aalay ng buong mundo, malalampasan ng Pilipinas ang pagsubok na ito. Bangon Pilipinas from Pinoy Snappers Kuwait! Nagbabalita sa Middle East, Katrina Perea, Kuwait. Red Cross at Red Crescent sa Jeddah nagpa-benefit concerts para sa mga nabagyo at nalindol. At mag-asawang Pinoy sa Dubai nagpabinyag, donasyon sa nabagyo, hiniling, imbis na regalo at pakimkim. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Nagsapo ng donasyon ang benefit concert at fund drive campaign na inorganisa ng Red Cross at Red Crescent Society sa Jeddah para po sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda at sa mga biktima ng lindol sa Bohol. May balitang Middle East si Francis Nike. Isang benefit concert at fund drive ang inorganisa ng Al-Hadiyah Filipino Red Cross at Red Crescent Society ng Jeddah para makatulong sa manasalanta ng Super Typhoon na Yolanda at lindol sa Bohol. Tampok sa concert ang may 12 Pinoy performers, kasama rin ang Roro at Take One Band. Sa fund drive campaign naman, nagpakalat ang grupo ng mga money banks sa mga community groups, kumpanya at ospital. Continuous po ang aming ginagawang fundraising para po sa mga biktima po ng kalamidad ng Super Typhoon Yolanda upang lumikom po ng mga relief goods at saka medicine at kung anong paman po yung ating maitutulong sa ating po mga kababayan dito po sa ating bansa.
Ang iba, idinaan sa social media ang panawagan para sa mga Pinoy sa Jeddah na magbigay ng mga relief goods tulad ng damit, kumot, pagkain na dilata at medisina. Agad namang tumugon ang mga Pinoy sa Jeddah. Humigit kumulang sa 5 van ng karton ang nalikom at pansamantalang na sa headquarters ng grupo. Ang purpose lang po namin dito sana to give awareness do sa iba nating mga kababayan na kailangan mag-initiate lang ho tayo para merong tumulong sa mga tao na nangangailangan. Sa 2 araw na fund drive ng grupo, damang-dama ng lahat ang tunay na diwa ng bayanihan. Kahit sa anumang munting paraan, maibsan man lang ang paghirap ng mga kababayan na sinalanta ng lindol at dilubyo. Nais ko pong pasalamatan ang aming mga kababayan na unang tumugon sa aming panawagan. Unang-una mga flight attendants dito sa Saudi, ang mga cockpit crews, at ang iba pang mga nagtatrabaho dito sa loob ng Saudi compound. Nagbabalita sa Middle East, Francis Nweki, Saudi City, Jeddah, Saudi Arabia. Imbis pakimkim at regalo, relief goods at iba pang donasyon ang hiniling ng mag-asawang OFW na ibigay sa binyag ng kanilang anak sa Dubai. May balitang Middle East, si Raquel Salinet. Karaniwan ng regalo o perang pakinkim ang ibinibigay sa inaanak sa binyagan. Pero sa Jebel Ali kamakailan, nagpabinyag ang pamilyang pahunar at relief goods o donasyon sa mga biktima ni Yolanda ang kanilang hiniling. Nakita po kasi namin sa mga balita, marami pong mga napiktuhan ng mga kababayan natin. So naawa po kami. So aside po sa prayer na may tulong namin, gusto rin po namin mag-share ng mga blessings na natanggap namin. Sa ganitong paraan po, alam po namin makakuha po kami ng maraming mga donations na malaking tulong din po sa kanila para sa mga biktima ng bagyo. Sinuportahan naman ito ng mga ninong at ninang. Masayang-masaya po ako at yung regalo po na imbis na ibibigay ko po sa aking inaanak ay yung mga used clothes po na canned goods na ipapadala po sa Tacloban ay mas kakaiba po dahil po mas makakatulong po ito sa kanila ngayon sa Pilipinas, sa kanilang kalagayan po para po mabawasan ang kanilang lungkot at mabuhayan po sila ng loob na merong nagmamahal din po sa kanila. Napaka-selfless ng mga magulang ng batang ito kasi instead na maghangad sila ng mga material gifts or anything na manggagaling doon sa mga ninong at ninang at sa mga dadalo, mas pinili nila na may kapuntahan or maging tulong na lang ito doon sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Yolanda. Regalong magagamit at makapagpapasaya, lalo na sa isang taong nawalan ng lahat ng bagay sa Pilipinas. Si Jovitan Tubunggian ay kasama sa bisita sa binyag. Overwhelming kasi hindi ko naman ini-expect na kami yung magiging recipient ng itong charity dinner. Mother ko, hindi niya alam kung paano sila ulit magsisimula. Simple, pero masaya at makabuluhang salo-salo matapos ang binyaga na mag-iiwan ng mensahe sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Sa mga kababayan ko po na marami pong mga blessings na dumarating, i-share lang po natin sa mga kababayan natin na kailangan dahil po wala pong permanente sa buhay ng mga gamit natin. Lahat po ito ay mawawala sa atin. So kung pinagkaloob man po natin ito ng Panginoon sa atin, ibabalik lang po natin sa mga kababayan natin. In that way, we're showing na mahal po natin ang isa't isa. Nagbabalita sa Middle East, Raquel Salinel, Dubai, UAE. Papatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week. Ano po ang masasabi ninyo sa pag-cover at pagbabalita ng media sa Super Typhoon Yolanda? Narito ang ipapasagot ng ating mga ka-FB para po kay Edarson Thea Aduna, nakatulong at nakasama. Nakakatulong dahil naipapahatid ang kailangan tulong ng Tacloban. Nakakasama naman dahil nakikita din ang palpak ng gobyerno natin at kung anong bulok na isyo sa Pilipinas. Saludo rin si Ronald Ranulio sa mga newscaster ng ABS-CBN. Buhay talaga ang ginawa nilang lahat para matulungan ang mga nangangailangan. Lalong-lalo na kay Ted Filon at Atom, wala akong masabi kung hindi mabuhay kayo. Bilib din si Ronald Riliera dahil ang local news coverage po, lalo na ng ABS-CBN sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Yolanda, ay napakahusay at totoo in real-time broadcast na napanood globally.
ang katapangan at kabayanihan pinakita ng mga field reporters like Atom Araulio and Ted Filon sa gitna ng nangangalit na super typhoon ay hindi po matatawaran dahil sa uri ng pagbabalitang ito, naging mabilis ang aksyon ng mga bansang nais tumulong sa Pilipinas. Maganda raw, sabi ni Alan Bakason, pero mas maganda kung i-concentrated lang sa Tacloban parati. Madami ang affected, hindi lang Tacloban at Ormoc. Giit ni Bob PRJLS, sana ipakita ninyo sa mundo ang breakdown ng mga donation, kung paano nyo ginastos at kung magkano na lamang ang balanse. Wish naman ni Jake Santos, sana yung balitang Middle East ay napapanood din sa Pilipinas para nalalaman ng pamilya ng OFW ang sitwasyon sa ibang bansa na may OFW workers. Opo, napapanood po yan dito sa ANC. Tuwing Lunes po, alauna ng madaling araw, ay mapapanood po ang balitang Middle East. Sabihan niyo po yung kamag-anak ninyo. Para po sa darating na linggo, ang ating pulso ng OFW Question of the Week. Ano po ang masasabi ninyo sa pag-freeze ng BIR sa bank account ni Manny Pacquiao dahil hindi raw sinama sa income tax ni Manny yung binayad niyang buwis sa Amerika nang lumaban siya noong 2008 hanggang 2009. OFW sa pinakamalaking pabrika ng semento sa Oman, katuwang sa pag-asenso ng kumpanya. At higit na 20 artists sumali sa Benefit Art Exhibit para sa rehabilitasyon ng Zamboanga. At yan, at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Sa tindi po ng kompetisyon ngayon, lumiliit na ang chance ng mga OFW para sa mga trabaho sa Saudi Arabia, bunga ng Saudization. Mahalaga na magkaroon po ng panibagong kaalaman para manatili sa trabaho at makasabay sa mabilis na transition ng bansa. May balitang Middle East si Chris Lavinia. Sipag at tiyaga ang armas ni Robert Umadak para mapaganda ang dekorasyon at maging maayos ang catering services nila. 13 years nang nagtatrabaho bilang banquet supervisor si Robert sa Al Nafura Restaurant. Sa trabaho ni Robert, kailangan maging creative bukod pa sa sipag at tiyaga. Nag-aral po ako ng photography sa Kapotoshop po dahil gusto kong may-apply po sa trabaho ko po. Pero sa panahon ngayon na unti-unti nang nililinis ng Saudi Arabia ang expats, kailangan may paraan para manatili sa trabaho o di kaya naman ay magkaroon ng bagong kaalaman. Malaking tulong po dahil balang araw kung magpo-for good po ako, magagamit ko po sa business kung sakaling magbi-business po ako ng catering. Mahalaga na nakaintindi ng salitang Arabic at bentahe kung nakapagsalita ka ng Arabo. Kaya kahit isang taon pa lamang si Lolita sa Riyadh, nag-aral na siya ng Arabic language. Opo, first of all po, kasi sa akin trabaho as a medical secretary, so kailangan ko pong mag-aral kasi need ko po sa work dahil yung ibang mga fever, especially sa mga patient namin na iba-ibang nationality, especially sa mga Saudi po. Computer fundamentals naman ang napiling i-enroll ni Rosalina dahil mas mapapabilis daw ang kanyang paraan ng pagtuturo sa mga bata at maaaring makatulong para makahanap ng bagong oportunidad. Para po makatulong po sa mga bata at mabigyan po ng kalaman po. Inshallah po, pagka na-okay po, mag-change po ako ng karir. Inshallah po, pagdating po ng panahon. Pagdating po ng Pilipinas po. Si Robert, Lolita at Rosalina ay ilan lamang sa mga nagtapos ng mga kursong ino-offer ng DataFill para sa mga OFW. This time is the time to say thank you and acknowledge the knowledge and efforts of the mentors who serve and give their time just to share and give you the knowledge as best as they can help.
Sa panahon ngayon, hindi lamang angking kakayahan ang kailangan. Malaking tulong kung may dagdag ng kaalaman na magagamit na puhunan para maharap ang hamon ng Saudization tulad nina Robert, Lolita at Rosalina. Nagbabalita sa Middle East, Chris Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia. Ipinagdiwang kamakailan ng mga Pinoy sa pinakamalaking pabrika ng semento sa Oman ang kanilang 30 taon sa trabaho. Katuwang ng mga Omani at ibang lahi ang mga Pinoy sa pagpapaunlad ng kumpanya. Yan ang Balitang Middle East ni Rowen Soldevilla. Ito si Jimmy Anibersario, budget manager ng Oman Cement Company. Isa si Jimmy sa 3 Pinoy na nirecruit ng Oman Cement noong 1983. Nung dumating kami, wala ang finance department, is totally zero. Because nobody is there. Since I am an accounting graduate, so kami nag-start ng finance department. Ang dating maliit na factory ay pinakamalaking pabrika na ng semento dito sa Oman. Naging katuwang ng mga Omani at ibang lahi ang mga Pinoy sa paglaki ng kumpanya. I would like to first of all compliment them for the good work they have done for the company. And I will like to convey my best wishes. They are good in the job and they are committed to the job. Mm-hmm. So basically these are the things which made them to stay in the country. Katulad ni Jimmy, pananalig sa Diyos at pakikisama sa kapwa ang naging pamantayan ni Armando Malyari kung kaya't tumagal siya sa kanyang trabaho. My goal is to give good education to my children. If I will stay there in Philippines, if I will go back to the Philippines to find a work, maybe it's too much competition there. At our age now, maybe it's really hard to find another job. Itinuturing na rin ni na Jimmy at Armando ang Oman na pangalawang tahanan dahil maganda ang pamumuhay dito. Gasolina, medyo mura dahil siyempre oil producing country ng Oman. At saka there is no taxation. Walang traffic, very disciplined ang mga drivers, no? At saka mga karsada nila maluluwang. Balak ni na Jimmy at Armando na magpatuloy pa sa kanilang trabaho hanggat hindi sila inaalis ng kumpanya. Sa kanilang pagre-retiro, babalik sila sa Pilipinas para magnegosyo at muling makapiling ang kanilang pamilya. Nagbabalita sa Middle East, Rowen Soldevilla, Muscat, Oman. Nag-organize po ng Art Exhibit for a Cause ang Makulay Filipino Artists Guild sa Kuwait para makatulong naman po sa rehabilitasyon ng Zamboanga at sa muling pagbangon na manaapektuhan ng giyera noong Setyembre. May balitang Middle East si Maxi Santiago. Isang art exhibition for a cause ang inorganisa ng Malikhaing Kulturang Layag o Makulay, isang Filipino Artist Guild sa Kuwait para sa mga naging biktima ng giyera sa Zamboanga noong Setyembre. Mahigit 20 Pinoy artist ang sumali sa art exhibition na pinamagatang Colores de Esperanza para matulungan ang mga biktima ng giyera sa Zamboanga. The art exhibit today is very historic, it's very pioneering, so creative. We'll be progressing towards something you know, happier and you know, get people together more often and inspire each other greater. Samut-saring makukulay na obra ang tampok sa exhibition. Malapit sa puso ng ilang mga artist ang Zamboanga, tulad ni Bruja Eve. Pinanganak po ako ng Zamboanga sa mismong Pilar Street. And nung nalaman ko yung devastation na nangyari, isa po ako talaga sa nag-endorse ng theme na why don't we do like an exhibition para makatulong. Mixed media ang ginamit ng ilan. May oil, acrylic at iba pa. Ang Zamboanga ay city ng flowers, city of flowers and sardines. So, unang pumasok sa isip ko na gawin itong obrang to through Photoshop. It's a digital art. Ginawa ko po ito sa pamamagitan po ng airbrush painting po kasi po ang trabaho ko po dito sa Kuwait ay airbrush artist.
Marami ang humanga sa egg sculpture at junk art. Dedicated ko talaga to, ginawa ko ito para makita natin yung pagbabago ng Sambuanga. Mostly mixed materials to eh, composed of glass, wood, plastic, resins. Ano to, wala akong ginastos dito. May iba, first time na sumali sa isang art exhibition. I feel honored because this is for a cause and we can give help to Sambuanga, which is about the disaster what happened, and I feel great about this group. Bilib ang mga ibang lahi sa galing na mga Pinoy artists. I'm really impressed. We've enjoyed all the paintings, and just for us to be here tonight was an honor, and it was wonderful that we thoroughly enjoyed it. There's so many talented people from the Philippines, in Kuwait. Lovely artworks, beautiful paintings from creative artists, and what I love about this art show, it was held for a good cause. Malayo man sa sariling bayan, muling ipinamalas ng mga Pinoy artists sa Kuwait ang tunay na diwa ng bayanihan. Ang masasabi ko ngayon sa aming exhibit ay talagang successful at punong-puno siya ng kulay. Siyempre, makulay. It's very successful at nagpapasalamat ako sa lahat ng members at board sa pagtugo nila sa aming panawagan para sa exhibition na ito, para sa Sambuanga. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. Ako, unang araw na po ng Disyembre, malapit ng Pasko. 20... As usual din. Pinipas din yan. Dito po nagtatapos ang isa na naman edisyon ng Mabalita at Servisyo para po sa mga kababayan natin sa Gitnang Silang. Hindi po gayahin si Henry, ha? Share your blessings. Padalaw kayong regalo sa amin. Ayan, para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Dito po sa inyo, nag-iisang boses at kabalitan. Kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalamat.